Naglandfall na ang bagyong Queenie sa Tandag, Surigao del Sur kaninang alas 6 ng gabi. Bago pa tumama sa kalupaan, ramdam na ang epekto ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umapaw ang ilang ilog habang binaha naman ang ilang palayan. Nagsuspindi rin ang klase sa ilang lugar. Daan-daang mga pasahero ang stranded sa ilang pantalan matapos ipagbawal ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. My report, si Sandra Aguinaldo. Naglandfall na ang 17 bagyo ngayong taon sa lalawigan ng Surigao del Sur, ang bagyong Queenie. Naramdaman na sa iba't ibang probinsya sa Visayas at Mindanao ang bangis nito. Sa lungsod ng Baybay sa Leyte, walang patid ang pag-ulan na nagsimula pa kaninang madaling araw. Kaya naman hindi na muna pinayagang maglayag ang mga sasakyang pandagat. Pinag-iingat naman ang mga residenteng nakatira sa coastal area at landslide-prone area. Pinangangambahan din ang biglang pagtaas ng tubig sa Nuwangan River sa Kidapawan City. Dati na kasing napapabalitang umapaw ang naturang ilog na nagdulot ng pinsala sa lugar. Patuloy naman ang pagmamonitor ng lagay ng dagat sa Davao City. Ang mangingisdang si Benji Plaza hindi na nakipagsapalaran at hininto muna ang hanap buhay bilang pag-iingat. Pareha ng naikusog ng bagyo, agwantawa lang ng mga di makipananggat kay siyempre kinabuhi pisugal, di ba? Nantawa lang siya na di managat. Kung tanaw nga, kaya na managat, balik buhay managat. Daan-daang pasahero naman ang stranded sa pantalan ng Tagbilaran, Dumaguete at Cebu City matapos ipagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag. Hindi naman naiwasan ang iba na mainis dahil sa abalang idinulot nito. We have a meeting from all scuba diving operators. Yeah, it's not our meeting, it's not canceled. In Lahog waterfront. And we paid the hotel already, sayang pera. Paid the hotel in Cebu already for one night and no refund. Dahil pa rin sa masamang panahon, nawala ng kuryente sa Surigao City. Kinansila na rin ang klase sa mga paaralan. Naramdaman din ang panakanakang pag-ulan sa Butuan City. Ilang palayan ang napaulat na binaha. Sandra Aguinaldo, GMA News.